Alhamdulillah, salatu salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral ng mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullah, ang susunod na katanungan, Fadilat al-Sheikh, ma hiya al-a'dal al-mubiha lil-fitri fi shahri Ramadan al-Mubarak? Fadilat al-Sheikh, ano ang mga pinahintulutan na mga kadahilanan upang putulin ng isang tao ang kanyang pag-aayuno sa banong Ramadan? Ang mga binanggit ni Sheikh na mga legal o pinahintulot ng kadahilanan ay ang mga tao na mayroong sakit, ang isang tao na naglalakbay, at kabilang din dito ang pagiging buntis ng isang babae kung kinatatakutan niya ng kanyang pag-aayuno ay makakasama sa sanggol sa kanyang sinapupunan, gayon din sa isang babae na nagpapasuso sa kanyang anak kung kinatatakutan niya na makakaapekto ang pag-aayuno niya. Gayun din ay pinahintulutan din na putulin ng isang tao ang kanyang pag-aayuno kung halimbawa siya ay malalagay sa kalagayan na kailangan niya magligtas ng buhay tulad ng pagliligtas niya ng isang tao na nalulunod o kaya ay naiipit sa isang gusali na nasusunog. Sa pagkakataong ito ay puputulin niya ang kanyang pag-aayuno upang siya ay lumakas tulad ng isang tao na nasa jihad na puputulin niya ang kanyang pag-aayuno at pinahintulutan ito ng Islam upang siya ay maging malakas. Sa pagkakataong ito, matapos na siya ay makapagligtas ng buhay, mananatili siya na pinahintulutan na kumain at uminom dahil pinahintulutan siya ng Islam sa pagkakataong ito. At ang pagliligtas nga ng buhay ay isa sa mga mabuting dahilan na tinatanggap sa Islam upang putulin ng pag-aayuno ng isang tao na nag-aayuno sa araw ng mga Ramadan. At ang mga may sakit naman kung sila ay gagaling, ayon sa pinakamatipay na opinion ay sa sinabi ni Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen ay mananatili sila na kumakain at uminom at gumagawa ng mga bagay na pinahintulutan na ipinagbabawal sa mga nag-aayuno dahil nasimulan nila ang araw na sila ay hindi nag-aayuno. Hindi na kung dumating na mula sa paglalakbay ang isang taong naglalakbay sa kanyang bayan ay mananatili siya na kumakain at umiinom dahil sinimulan niya ang kanyang araw na siya ay hindi nag-aayuno. At kabilang siya sa mga tao na pinahintulutan na pumutol sa kanyang pag-aayuno. At gayon din ang isang babae na matapos na siya ay maging malinis sa kanyang buwan ng dalaw sa araw ng mga Ramadan, siya ay hindi rin magpapatuloy na nag-aayuno o lumalayo sa mga bagay-bagay na pinagbabawal para sa isang tao na nag-aayuno dahil sinimulan niya ang kanyang araw na siya ay hindi nag-aayuno. Ulitin natin, ang isang may sakit, kung gagaling man siya sa araw ng Ramadan, ang isang manlalakbay, kung darating man siya sa kanyang bayan sa araw ng Ramadan, at ang isang babae na naging malinis mula sa kanyang buwang ng dalaw sa araw ng Ramadan, ay pare-parehong mananatiling kumakain at umiinom at hindi kabilang sa mga tao na iiwas sa mga ipinagbabawal sa mga nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, dahil hindi sila kabilang sa mga nag-aayuno sa simula pa lamang ng araw na ito ng buwan ng Ramadan. At ang susunod na katanungan, Fadilat al-Sheikh, ma hiya muhsinat as-sawm? Ano ang mga nakakasira sa pag-aayuno, wahal laha syurut? At mayroon ba mga kondisyon para dito? Sumagot si Sheikh rahimahullah na mayroon mga gawain na nakakasira sa pag-aayuno. At ito ay ang pakikipagtalik sa iyong asawa, ang pagkain at ang pag-inom, ang paglabas ng punlay o mani o semen, at anumang bagay na naiuunawaan natin bilang pagkain o inumin, ang sinasadyang pagsuka, ang hijama, at ang paglabas ng o pagdating ng buwan ng dalaw o pagdurugo matapos ang panganganak para sa mga kababaihan. At ang walong bagay na ito ay tinuturing ng mga nakakasira sa pag-aayuno. Ukol naman sa pagkasira ng pag-aayuno dahil sa pagkain, pag-inom at pag-ipagtalik sa asawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم اتم الصيام الى الليل. Na sinabi ni Allah na at sa ngayon ay maaari kayong makipagtalik sa kanila at hangarin ninyo ang kung ano man ang pinahintulutan ni Allah para sa inyo. At kumain kayo
at uminom hanggang sa sumikat ang oras ng Fajr at ipagpatuloy ninyo ang pag-aayuno hanggang sa gabi at ang tinutukoy dito ay pagdating ng oras ng Maghrib. Sa paglabas ng mani o punlay dahil sa syahwa o sexual na pagnanais, ang batayan dito ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang hadith kudsi bukol sa pag-aayuno. Sinabi niya, yatruko ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Na ang isang taong nag-aayuno ay tumatalikod sa kanyang pagkain, inumin at mga pagnanasang sexual ng alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay batayan na nangangahulugan na hindi tayo dapat na nakikipagtal sa ating mga asawa sa mga araw sa buwan ng Ramadan o sa mga araw ng ating mga pag-aayuno. At ukol naman sa kahulugan ng pagkain at inumin, ito ay anumang bagay na kinikilala natin bilang pagkain o inumin at kabilang dito ang mga injection o mga iniinom na mga bagay-bagay na pamalit sa pagkain tulad ng dextrose. Samantalang ang iba pa na ipinapasok sa ating katawan na hindi naman nangangahulugan na pagkain tulad ng mga injection na hindi tinuturo na pagkain kundi ay bilang gamot tulad ng injection para sa kalamnan o para sa ugat o kaya yung mga pampatak sa mata ay hindi itinuturing na pagkain at hindi nakakasira sa pag-aayuno. Ang sinasadyang pagsuka ay nakakasira ng pag-aayuno dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man istakaa amdan falyakbi, sino man ang sinasadya na sumuka ay pagbayaran niya ang araw na ito ng kanyang pag-aayuno. At sinabi ni Sheikh Rahimahullah na ang hikma o karunungan ay sa kadahilanan na kung isang tao ay pipilitin niya na sumuka ay magiging bakante, walang laman ang kanyang sikmura at ito ay makakasama lamang sa kanya. At ukol naman sa paglabas ng dugo dahil sa hijama, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na after al-hajim wal-mahjum, na ang tao na nagsasagawa ng hijama at ang tao na pinagsasagawa ng hijama ay napuputo ng kanilang pag-aayuno. At tungkol naman sa pagdating ng buwan ng dalaw at nifas ang pagdurugo matapos ng panganganak, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Hindi ba't ang isang babae kapag dumating sa kanya ang haid o ang buwan ng dalaw ay hindi siya magsasala at hindi siya mag-aayuno? At ito ang mga nakakasira sa mga pag-aayuno. At ang mga nakakasira sa mga pag-aayuno na ito ay makakasira lamang sa pag-aayuno kung nakukumpleto nito ang tatlong kondisyon. At ito ay ang ilm, ang liquor at ang kas. Ang kaalaman sa kahatulan nito, ang pagkakaalala ng tao sa kahatulan na ito na hindi siya nakalimot, at ang kas na sinasabihan niyang gawin ito na hindi siya pinilit. Ukol sa pagkakaroon ng tao ng kaalaman sa kahatulan dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. O Allah, o Panginoon, huwag mo kaming paparusahan kung kami ay makakalimot o kaya ay magkakamali. Ang isang tao na walang nalalaman ukol sa hatol ng panreliyon pagdating sa mga bagay-bagay na ito ay hindi mabibigyan ng ay hindi maaaring sisihin sa kanyang mga nagawa dahil sa kawalan niya ng kaalaman dito. Subalit matapos na dumating sa kanya kaalaman nito at ginawa pa niya mga nakakasira nito ay masisira ang kanyang pag-aayuno at siya ay nagkakaroon ng pagkakasala. Kaya din ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat kulubukum, na wala kayong kasalanan sa anumang bagay na nagkamali kayo dito, subalit kayo ay tutuusin sa kung anuman ang inintensyon o nilayon ng inyong mga puso. Isa sa mga halimbawa nito na nagkaroon ng isang sahaba na si Uday bin Hatim na nagkamali o nakagawa siya ng isang pagkakamali dahil sa kawalan niya ng kaalaman sa kahatulan.
nang binigyan niya ng literal na kahulugan ang ayat na nabanggit natin kanina, nang sinabi ni Allah na kumain kayo at uminom hanggang sa maging maliwanag sa inyo ang pinagkaiba ng puting sinulid mula sa itim na sinulid. Nang ginawa ni Aday bin Hatim radiyallahu anhu ay nagmatyag siya sa buong gabi at hinintay niya na maging maliwanag para sa kanya ang pinagkaiba ng itim na sinulid mula sa puting sinulid, dahil dito inabutan siya ng araw at siya ay nagkamali sa kanyang pag-aakala. Subalit siya ay hindi itinuring ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkakasala, dahil siya ay walang nalalaman sa kahatulan ukol sa bagay na ito. At ukol naman sa pagkakaalala ng tao sa kahatulan na ito, ay gayon din sinabi ni Allah na, O Panginoon, huwag ninyo kaming paparusahan kung kami ay nakalimot o nagkamali. At gayon din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyatimmu sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Na sino man ang nakalimot na siya ay nag-aayuno at siya ay kumain o uminom, ay kumpletuhin niya ang kanyang pag-aayuno, dahil tunay na si Allah ang nagpakain at nagpainom sa kanya. At ukol naman sa cast o ang pagiging paggawa ng isang tao ng gawain na ito, ng pagkakagawa niya ng bagay na nakakasira ng pag-aayuno ng sinasadya, ito ay ayon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang dalil, ay binanggit siya ko Muhammad bin Salih al-Taymin, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnu bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allahi wa lahum adabun azim. Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang tumalikod sa pananampalataya matapos siya ay manampalataya, nang kinamumuhian niya ito at ang kanyang puso ay matatag sa pananampalataya, at sino man sa inyo ang maging maluwag ang kanyang puso sa kanyang kufur, ay ibibigay sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang galit at bibigyan sila ng matinding pabusa. Sinasabi ni Sheikh na ang ayah na ito ay dalil, dahil sa kung ang isang tao ay nakagawa ng kufur nang hindi niya ninanais, ay pinatatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya ang isang tao na makakagawa ng isang mas maliit na kasalanan kaysa dito, tulad ng pagkakaputol ng pag-aayuno nang hindi niya ninanais? Kaya sinabi ni Sheikh na ito ay batayan, na masasabi natin ang isang tao na pinutol niya ang kanyang pag-aayuno nang hindi niya ninanais ay hindi nagkakaroon ng pagkakasala. Hindi siya mabibigyan ng parusa dito, at ang kanyang pag-aayuno ay manatiling tama, katulad ng isang tao na walang alam sa kahatulan, isang tao na nakalimot sa kanyang pag-aayuno. At ukol naman sa isang tao na nakipagkalik sa kanyang asawa sa araw sa bandang Ramadan, ay nagkakaroon siya ng tatlong bagay. Unang-una dito ay ang kasalanan, pangalawa ay ang pagbabayad niya sa araw na ito na dapat niyang pinag-aayunuhan, at ikatlo dito ay ang kafara o pag-aayuno ng dalawang buwan ng magkakasunod. At dito, ang isang tao kung hindi niya alam ang hatol sa bagay nito, ay nararapat pa rin siya na magbayad sa kanyang pag-aayuno, at nararapat pa rin niyang gawin ang kafara na dalawang buwan na pag-aayuno. Ayon sa hadith na minsan ay merong sahaba na nakipagtalik sa kanyang asawa sa araw na buwan ng Ramadan, at sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagbayaran ng araw nito at magbayad ng kafara na 60 araw ng pag-aayuno, at kung hindi niya kaya ay magpakain siya ng 60 mahirap na tao bilang kabayaran sa ginawa niyang ito. At ukol naman sa isang tao na nakipagtalik sa kanyang asawa at siya ay kabilang sa mga pinahintulutan na pumutol sa kanyang pag-aayuno, tulad ng isang tao na naglalakbay, ay wala siyang kasalanan at hindi niya pagbabayaran ng araw nito, at wala siyang kafara dahil siya ay nagsimula sa kanyang araw na hindi siya nag-aayuno. Kaya ang isang tao naglalakbay, kung siya man ay may kipagtalik sa kanyang asawa, ay hindi siya may tuturing
na katulad ng isang tao na hindi naglalakbay na nakipagtalik sa kanyang asawa. At ang ikatlong tanong para sa araw nito, Fadilo to Chef Mahua Hokmu siya masabi alladi lam yablug. Fadilo to Chef, ano ang hatol sa pag-aayuno ng isang bata na hindi pa dumarating sa tamang edad ng pag-aayuno? Sinabi ni Chef Rahimahullah na ang pag-aayuno ng isang bata ay hindi obligado, subalit nararapat lamang para sa kanyang mga magulang na turuan siya na mag-aayuno. At pag-aayuno ng isang bata ay may tuturing na sunna para sa kanya na magkakaroon siya ng gantimpala dito, subalit hindi siya mapaparusahan kung hindi niya ito gagawin. At ito ang talakayan natin para sa araw nito. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.